Hello guys! So for today's video, tayo ay mag-unboxing ng... Binili natin sa Shopee guys. So ito guys ay dishwashing kit. So tingnan natin kung legit ba kasi bili ko nito guys ay $2.50. So tingnan natin guys kung kumpleto ba siya. Kasi ang nakalagay doon sa Lazada, kumpleto siya. Wala na tayong idadagdag. So, para sa inyong kalaman guys, ito guys ay gagawin natin dishwashing liquid at ibebenta natin para mayroon tayong pangkabuhayan. Buksan mo. Yan. Ah, hindi kaya na gano'n? Okay. Dishwashing. Nagbablog ako. So, tingnan natin guys. Paputok muna tayo guys. O, diba? Oo. So, tingnan natin kung anong laman. Kainan mo yun. Okay. Sit na nga siya guys. Kaso nasira yung plastic. So, una, mayroon siyang edta. Ah, mayroon na siyang preservatives. Preservatives, neutralizer, stabilizer, antibac, edta. Oh, mayroon na siyang preservative, guys. Ito. Ito naman yung scents niya, guys, yung pampabango. Ito naman, color. So, Joinix yung color niya, color blue. Ito naman, guys. Wala ang ano nito, so, ang ano dito kukubitin to. Or si Dea to. Ito naman, nagsiwalaan yung pangalan. Ito, bubble enhancer. Ayan, bubble enhancer. Ito guys yung walang pangalan pero ang alam ko nito ito yung si Dea. Ito naman yung foam booster. Guys, ito naman yung sodium chloride. Tapos ito yung sludge gel. So ito yung sludge gel guys. Sludge or surfactant. 1.4 kilo. So, 1.4 kilo siya. Tapos, guys, meron siyang kasamang guide. Ayan. So, meron siyang kasamang guide kung paano gawin. So, ito siya, guys. So, makakagawa daw to. Itong lahat ng to, guys. Ayan. Makakagawa siya ng 17 liters 17 to 18 liters na dishwashing liquid. So, tingnan natin kung aabot ba talaga siya ng 17 liters after natin magagawa. So, gagawa na tayo guys. Ayun guys, so sa paggawa ng dishwashing liquid, papakita ko sa inyo. So, maglagay muna tayo ng 15 liters na tubig dito sa balde. Tapos, galing dito sa gripo, guys. Ito, mayroon naman siyang sukatan. Ayan, 1,000 ml. So, mag-ano na tayo. Tap water lang yung gagamitin natin, guys. Since mayroon naman tayong nabili na preservatives. Kasi, kapag ka walang preservative, guys, hindi talaga pwede na tap water. Kailangan talaga ay mineral water yung gagamitin mo. Pero, since mayroon naman,
So, ang gagawin natin ay tap water. So, ilalagay natin siya dito. So, ito na guys, yung 15 liters na tubig. So, guys, ilagay na natin yung sliced gel. And, lagay na natin guys yung sliced gel. Dapat mo. So, kailangan guys, ito kasi guys, ayan, lapit mo. Buo-buo siya. Buo-buo siya guys. So, kailangan tutunawin natin yan ng mabuti bago natin siya lalagyan ng ibang panimpla. So, ayan guys, ito kasi guys, yan, buo pa siya. As in, buo pa yan guys. So, kailangan nating matunaw lahat yan guys bago natin lagay yung ibang panimpla. So, abutin pa tayo ng mga ilang minuto. Abang, ayan guys, so ang pagtunaw nito guys, ayan siya guys, buo pa siya talaga. As in, buo pa siya, ayan. So, pagtunaw nito, gaganyan lang natin siya paulit-ulit hanggang sa matutunaw siya. Ito yung pinakamahirap na party, guys, ng paggawa ng dishwashing kasi sobrang sticky yung sliced gel. Lagay natin, guys, ang degreaser habang hinahalo. Kailangan kasi yan, guys, na habang nilalagay ay hinahalo siya ng tuloy-tuloy. Sunod naman guys, itong 5-in-1 preservatives, neutralizer, stabilizer, anti-bac, igta. So, ilalagay natin siya habang sabay-sabay din ng paghalo. Sunod naman, ilagay natin ang coloring habang sabay-sabay din siyang haluing mabuti. Yeah, so naging blue na siya, guys. Naman sunod, guys, ay foam booster. Ihahalo natin siya habang lalagay natin siya. Foam booster. Ito naman, guys, ay bubble enhancer. So, bubble enhancer to siya, guys. Nilagay natin yung sodium chloride, yung parang asin siya, guys. Tapos, guys, nilagay na rin natin yung anti-bac scents. Labing baho. Kailangan mahalo siya ng mabuti, guys, para hindi magkabubuo yung mga ibang panimpla. Tapos, magpantay lahat yung kanyang amoy at yung kanyang timpla. So, pagkatapos nito, guys, pwede na siyang takpan at ibabad natin siya ng 8 hours at pwede nang isalin sa bote. Wait lang muna, Win. Yan guys, kinabukasan, ayan na yung pagising natin. So, bago tayo nagsala sa ating dishwashing, saing muna tayo. So, at ito na nga guys, buong gabi nating binabad yung ating ginawang dishwashing. Ito na yung final product. Ayan guys, so nawala na yung mga bubbles dun sa paghalo natin. So, pwede na siyang isalin sa mga bote. Okay. Yan na guys, isasalin na natin siya sa mga 1 litrong bote na empty bottle. Tapos, syempre guys, dahan-dahanin natin yan kasi syempre matatapon yung iba. So, yung pichel naman natin dyan ay meron naman siyang parang imbudo. So, hindi siya masyadong mahirap ilagay sa ating mga bote kapag nagre-refill na tayo. Ayan, diba? At syempre guys, ito na yung final product. So, nakagawa tayo ng 18 liters lahat guys. Kasi yung nasa galon ay tig 2 liters po yan. Tig 2 liters yan. Tapos, syempre, yung mga iba, o yan, tig 1 liter. So, mayroon tayong 6 na tig 1 liter at 6 din na mga tig 2 liters. So, nakagawa tayo ng 18 liters lahat sa isang kit na binili natin sa Shopee na nagkakahalaga ng
250 pesos. So, pwede na siyang ibinta, guys, at magpaprint na lang tayo ng label. Thank you, guys, for watching!